yung iba sa inyo, parang feeling ko nalulungkot kayo na because yung na-observe nyo sa paligid nyo na parang ang daming naiinggit sa inyo or ang daming yung iba parang feeling ko nakakaramdam talaga kayo ng pang-backstab ng ibang tao, yung iba talagang harap-harapan na parang binabash kayo, ganyan, or feeling nyo hinihila nila kayo pababa, mga kapiksi, pero malakas yung ano nyo, no? Parang malakas yung defense system nyo, mga kapiksi, na parang you always go within, you always find your peace within you, na hindi na lang kayo pumapadal sa kanila, because knowing na pag pumadal kayo sa kanila, it's a waste of energy. Hello guys, hello Fire Signs, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ito ang ating weekly Taroscope plus Love Scope para ngayong April 23 to 29 para sa Fire Signs, Aries, Leo, Sagittarius, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Bago tayo mag-start, mga kapixie, shoutout muna sa mga bagong members sa ating exclusive membership program. Hello po kay Miss Marilu Mendoza, Janice Vlog, Mary Corpus, and Catherine Gonzalez, Eva Saspa, Habibi 29, Shin Tamayao, and Rodolfo Edusma Jr. Thank you so much, mga kapiksi, for joining. So, ito yung deck na gagamitin natin for weekly taroscope, mga kapiksi. Tapos mamaya naman yung para sa love scope. Shuffle ko yung cards, guys. Hanapin ko yung energy ng fire signs. So, fire signs, Aries, Leo, Sagittarius, kayo ay na-represent ng King of Wands sa ating spread, mga kapiksi. Tingnan natin yung strongest energies nyo for next week. Combination ng positive and negative energy, mga kapiksi, general lang. Pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. Alright, so eto mga kapiksi, no, for some of you, parang maraming tao na gusto kayong pabagsakin, pwedeng sa trabaho or sa negosyo, mga kapiksi, or pwede rin even na mga kamag-anakan nyo, ganyan. Pero for some of you, parang I'm sensing na you may be experience some, yung iba sa inyo, parang feeling ko nalulungkot kayo, no, because yung na-observe nyo sa paligid nyo na parang ang daming naiinggit sa inyo or ang daming yung iba parang feeling ko nakakaramdam talaga kayo ng pang-backstab ng ibang tao, yung iba talagang harap-harapan na parang binabash kayo, ganyan, or feeling nyo hinihila nila kayo pababa, mga kapiksi, pero malakas yung ano nyo, no, parang malakas yung defense system nyo, mga kapiksi, na parang you always go within, you always find your peace within you, na hindi na lang kayo pumapadal sa kanila, because knowing na pag pumadal kayo sa kanila, it's a waste of energy. Yes. Waste of energy yon, yung pagpapadal nyo sa mga marites na sa paligid nyo, and maganda yung ginagawa nyo na you have your inner peace, ganyan. But sometimes, hindi maiwasan na nalulungkot kayo or nasasaktan din kayo kasi parang wala naman kayong ginagawa, no? But, gigil na gigil sila sa inyo. So, may mga ganun tao talaga. Perhaps yung pagkakaroon mo ng achievement sa buhay, ganyan, yung malayo yung nararating mo, may mga naingit sa iyo, that's why. Okay? Pero, the more na, parang the more na binabash ka or the more na hinihila ka pababa, the more na mas lalo kang umaasenso at umuundad, mga kapiksi. Yun yung nakikita natin dito. Okay, so just focus on your self, guys, no? Focus on yourself, focus on becoming a better version of yourself. Yung mga marites sa paligid, hayaan na natin sila, mga kapiksi. Ipagdasal nyo na lang sila na kaya sila minamalas, actually. Kasi ganun yung energy na vina-vibrate nila. It's a negative energy, di ba? So, it will definitely come back to them. Pero, kayo, kapag pinatulan nyo, syempre, mahawa kayo sa energy nila. So, huwag nyo silang patulan. And instead, focus on your self, mga kapiksi. And sabi ko nga, no, the more na finofocus mo yung energy mo sa sarili mo, the more na mas talo kang binibless, no, at pinagpapala. So, mararamdaman mo talaga yung mga blessings. Mas
mas lalo pang dadami yung blessings mo sa buhay, okay? So, ipagpatuloy mo lang tong deadma sa kanila, mga kapiksi, and work on becoming a better version of yourself. Focus on your goals, focus on your desires, mga kapiksi. And imbis na suklian mo sila ng hindi maganda sa hindi nila magandang pagtrato sa'yo, suklian mo sila ng magandang trato, like pwede ka mag-share sa kanila, ganyan, or 'di ba, mag-donate or whatever na maaaring makatulong para gumaan yung kanilang kabuhayan. If they refuse, deadmahin mo. Sila na yung ano doon, sila na yung magdadala ng mga kapiksi, basta ikaw nakatulong, basta ikaw nag-focus ka sa sarili mo. Alright? Okay, so comment down below guys if feeling nyo nakaka-resonate kayo dyan sa energy na yan. Tingnan natin yung additional na message sa inyo gamit itong deck na to. Habang sinashuffle ko to guys, remind ko kayo dun sa ating exclusive membership program sa ating channel. I-click nyo lang yung join button sa tabi ng subscribe button o kaya yung join button dito sa video na to mismo. Kapag naka-member na kayo, magkakaroon kayo ng access sa mga exclusive videos natin regarding manifestation using the power of your subconscious mind and law of attraction. See? Blessings, mga kapiksi, no? Ito yung katumbas ng sun card. Ayan. Blessings, no? Lalo pa kayong ibibless, lalo pa kayong pagpapalain, mga kapiksi. Kaya nga sabi ko sa inyo, dead ma lang sa mga marites, dead ma lang sa mga taong hinihila kayo pababa, dead ma lang sa mga taong hindi gumagawa sa inyo ng hindi magaganda. Karma nila yon, so wag nyo silang patulan. Instead, mag-focus kayo sa sarili nyo. You don't need to worry. Stop worrying, no? Brighter days ahead ang nag-aantay para sa inyo. Everything is going to be fine, mga kapiksi, okay? So, napakagandang mensahe para sa inyo, fire signs. Comment down below. Yung next naman na message natin is para sa love scope nyo naman. Ito yung deck natin habang sinashuffle natin to guys. Naka-flash sa screen nyo yung ating paano mag-manifest ng abundance video course. It's a video course, it's a paid course, mga kapiksi, na offer natin sa mga kapiksi natin na gustong yamaman, umulad, masenso, sumagana, maging matagumpay, successful sa kanilang kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi, money in general guys. Ang focus nyang course na yan ay kaperahan, pagundad, pag-asenso, at pagsagana. Sa mga interesado, mga kapiksi, kasi may promos and discounts tayo ngayong April, no? Dumadami na yung success stories niyan, guys. So, huwag na kayo magpahuli. Mag-send lang ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, sa relationship, mga kapiksi, this is negative energy, no? Nagbabasa tayo ng negative energy, mga kapiksi. Hindi para i-demotivate kayo, kundi para malaman nyo yung blocks nyo and malaman nyo kung ano yung gagawin. Pero, dumadanas kayo ng matinding pagsubok nitong person mo, yung iba sa inyo parang ginosted kayo nitong person mo, or baka hindi na kayo nito pinapansin, hindi kayo nakausap, no contact. For some of you may already be separated from this person. For some of you, sobrang daming stress nang nangyayari, sobrang daming pagsubok na pinagdadaanan, okay? So, pero dadating din yung time kapag medyo mahaba-haba, no? Kapag medyo matagal-tagal na to, marirealize nyo rin what went wrong, mga kapiksi. Pero in the near future, mukhang malabo pang magkaayos kayo ng person mo kasi sobrang nangingibabaw, no? Yung galit. Meron akong, parang nandito na lahat ng negative energies, guys. Nandito yung galit. Nandito yung nagpatong-patong na tinik sa inyong dibdib, mga kapiksi. Yung iba sa inyo, parang hindi rin kayo makakilos. Parang hindi nyo alam kung ano yung gagawin nyo, ganyan. Yung iba sa inyo, nag-i-spiral kayo ng paulit-ulit sa mga negative na nangyari. Kung nag-away kayo, ganyan. Let's say, for example, nag-away kayo, may pinag-awayan kayo, yung inyong pattern of thoughts ay nag-i-spiral dun sa scenario na yon. Nagre-replay siya ng paulit-ulit sa inyo. Okay? Hindi kayo maka-move on dun sa sitwasyon na yon. And habang nag-i-spiral kayo dun, mga kapiksi, mananatili pa itong ganitong negative energies dun sa relationship. Unless na magbago yung pattern of thoughts nyo. So, kailangan magkaroon dito ng acceptance and forgiveness para maka-move on kayo. Kasi kapag walang acceptance, walang forgiveness, hindi kayo makakawala dito sa negative energy na to na paulit-ulit na nangyayari dun sa negative scenario. Kasi magre-replay yun eh. Magre-replay at mag-comment down below guys if naka-resonate kayo.
magre-replay yun ng paulit-ulit sa isip nyo, hindi talaga kayo makaka-move on. And yung iba sa inyo, parang sobrang depressed na, sobrang stress, no? Sa pinagdadaanan sa inyong relationship, mga kapixie. So, hanggang hindi kayo nagkakaroon ng forgiveness and acceptance, hindi kayo na magkausap ng maayos ng person mo, which I doubt, no? Kasi yung iba sa inyo, mukhang binlock na talaga kayo nitong person mo, no? So, yeah. Huwag niyong hayaan na mabilanggo kayo, no, sa sarili niyong sitwasyon, mga kapiksi. Kapag ito'y tumagal pa, mas mahihirapan kayo. So, may mga subliminals tayo sa ating channel, guys. Ho'oponopono, self-love para sa inyong emotional healing. Forgiveness, yung pambabati para magkabati kayo nitong person mo. And kung ano-ano pang subliminal na pwedeng makatulong sa inyo, kayo na lang yung bahalang mamili, guys. Pwede nga i-combo-combo, okay? So, yeah. Comment down below, guys, if naka-resonate kayo dito sa energy na to. Tingnan natin kung ano pa yung love message or love advice para sa inyo gamit itong deck na to. Habang sinashuffle ko to, guys, no, naka-flash the screen nyo yung ating bagong service dito sa ating channel, email coaching, manifest your desires using the law of attraction. So, ano yan, guys, no? Kung meron kayo mga specific namin na manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money and career. So, love and relationship, guys, yung common na natatanggap natin is gusto nilang magkaayos sila ng person nila, okay? Yun yung top one. And then, yung sa career naman, or money, yung mga gustong magkatrabaho or gustong mag-promote sa trabaho, ganyan, mga kapiksi, okay? So, yun yung mga common na request na natatanggap natin, mga kapiksi. Kung gusto nyo ng email coaching, mag-send lang ng email sa pinipixietaro@gmail.com. So, ito yung ating, this is balance, mga kapiksi, no? Kailangan i-balance, eh. Yan yung ibig sabihin ng card na to. So, nakikita natin na may luha, no? Parang may luha, mga kapiksi. Pero, kailangan i-balance, guys, no? Love is not always about agreeing for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenges, no? So, dito nakikita natin na talagang puro challenges right now. Pero, dapat meron ding support, mga kapiksi. So, yung support, pumapasok yun kapag kayo ay nagkakaintindihan at nagkakaunawaan ng inyong partner o specific person. So, maaari kasing nagkaroon ng imbalance sa relationship nyo. Pumasok yung mga challenges, nakalimutan yung support. Kaya, nagkaganito yung inyong takbo ng relationship nyo, mga kapiksi. Okay? So, kailangan balance lang, mga kapiksi. Put everything into balance para maging harmonious yung relationship nyo ng inyong partner o specific person, guys. Okay? So, comment down below, guys, if naka-resonate kayo sa mga messages nyo. For more tarot readings, check nyo itong playlist na to. Para ngayong May, mga kapiksi, piliin nyo na lang mga videos na gusto nyo panoorin. And ito naman yung ating success stories ng paano magmanifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, guys. And see you again next time. Love you all. Have a nice day. Bye-bye.